Ito na ta, gising na halos sa karamihan dito sa ating mga residente no, na nag-evacuate mula naman sa Malanday at naririto ngayon sa Bulelak Gym. Ano. Nakikita natin na although itong mga modular tents na ito ay para sa 5 to 7 na mga katao, eh talagang parang hindi lang 5 hanggang 7 ang naririto nakikita natin. Ano. In fact, more. Meron tayong ilan nakikita, 12. Ayan, at meron nga ilan, mas marami pa dyan. Ito, ang example natin, ano, na isa sa pinakamaraming mga naninirahan dito pansamantala sa tenda ito. Nanay, pwede ho ba kayo ma-interview, Nay? Alika, Nay, ha? Kita natin, ha? Ilan ho kayo dito sa inyong modular tent? 21 po. 21? Paano ho kayo nagkasya? Nakaupo po yung malalaki, yung maliliit, papahigain. Pero kamusta naman ho? Okay naman po. Tulong? Opo. Okay, maganda ang gising, magandang tulong, kompleto ho sa kanilang mga pangangailangan. Ng buong Malanday. Okay. Thank you, Nay. Thank you po. Alam nyo, napakaganda ho kasi itong nakikita natin ito sa tagal-tagal na hunay natin na nagko-cover, no? Nakita natin na ito hong mga modular tents na ito, it's really serving its purpose para magbigay po ng kanilang privacy doon sa ating mga nasalanta nga ho ng pagbaha ano, dito sa Marikina. Ngayon din, syempre, yung security po para sa kanilang mga gamit. Di na sila nag-aalala na baka may magnakaw o ma-misplace, ano? Hindi na ho kalat-kalat. Kumbaga, napaka-organized nitong nakikita natin ngayon at magandang tulog, in fact, ng ating mga kababayan. Sa ating mga nakausap dito ay magandang kanilang tulog. Insulated din ito. Nakikita natin itong klase ng tela ng modular tent na ito. So, ibig sabihin, hindi siya napapasukan ng lamig. Ano? Yan ang problema karamihan ng ating mga kababayan. Kapag ka ganito nga, syempre, malamig ang panahon, hindi nila alam at natutulog sila sa sahig na malamig, ano? So this time around, meron silang mga doble-dobleng sapin, ano? Bukod pa doon sa insulated na material na nakakatulong pang iwas nga sa lamig. At para bigyan ho tayo ng karagdagang pang impormasyon tungkol pa rin po dito sa evacuees na nandito ngayon sa may Bulelak Gym. Makakasama po natin ang kanilang mayor dito sa Marikina, Mayor Marcy Teodoro. Ito, good morning po sa inyo, Mayor. Good morning, Connie. Good morning. So, marami ho ang nagtatuwa ano, dito sa idea ng pagkakaroon po nito ng mga modular tents. Ito ho ay plinano ng inyong lokal na pamahalaan. Kailan pa ba ito? Nagkaroon tayo ng habagat nakaraang buwan. Nakita natin, kailangan mas maging komportable at mas maging maayos yung pagtigil ng mga evacuees natin sa mga ganitong lugar. Kaya naisipan natin ito. Bunga na rin ito ng, ano, ng karanasan na nakita natin, yung pangangailangan doon sa kayusan. Ito ay nagsisilbing pansamantalang tahanan nila eh. Kaya kailangan maging ligtas sila sa mga ganitong lugar. Mas maging komportable sila. Tulad ng sinabi natin, mga insulated tong tent na to para maproteksyonan sila sa lamig saka sa ulan, lalo na pag mga itong panahon. Mas komportable sila. Okay. Hindi sila mukhang kawawa miskin na narito correct. Sa ganitong lugar. We give credit where credit is due, sabi nga. Ano? So ito talagang napakagandang paraan. Pero alam natin, pati ang Makati City ay meron din ganitong klase ng mga tent. At sana sunod-sunod na lahat ng ilang mga barangay pa at saka mga lungsod. Ano? Yun nga, pinag-uusapan namin, dapat may standard protocol lang ang mga Disaster Risk Reduction Management Council sa pagtugon sa mga ganitong pagkakataon. Mm-hmm. So far, we have 500 na itong mga modular evacuation tents. Ilan pa ang kulang? Totoo, Connie. Siguro nangangailangan pa kami ng mga 500 hanggang 700 na ganitong modular tent. Suso na yun para makover lahat po ng mga evacuee nyo dito sa Marikina. Ang binibigyan namin ng ganitong mga modular tent ay yung mga gymnasium na ginagamit na evacuation center. Okay. Para kahit paano may privacy sila, may partition. Yung mga gamit nila hindi nakakalat. Pati yung mga bata, yung mga anak nila, mas safe ang pakiramdam ng magulang kasi nasa isang lugar tama. Lang. At yung mga bata, hindi nalalamigan na nawawala, protect, ano? Nawawala. Okay. Protected from the elements okay. sila. Thank you so much, Mayor Teodoro. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng oras dito sa unang hirit. Samantala, ayan muna ang pinakahuling mga impormasyon mula naman dito sa Bulelak Gym dito po sa Marikina. Balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie Sison.